Ako'y nagbabalik ang inyong lingkod na walang kakupas-kupas sa pagmamarites sa inyo, mga kalapatids. Ay, muna tayo dyan. Ay, welcome back, mga kalapatids. May nag-message po ulit sa ating page. Ito po ang kanyang sabi. Idol, ano po ba dapat gawin sa pusang kumain ng 12 pieces kong kalapati? Isang araw, isa nadadali. Okay lang bang patayin ko na? Ang katanungan na yan ay galing po kay Kelly Beringel Andres. Sa totoo lang po, halos karamihan naman ng fanshare po ay problema ang mga ganyang sitwasyon. Dahil nga talagang ang tingin po ng mga kapusaan sa ating mga alaga ay masasarap po na pagkain. Napakasakit lang po isipin, kami man mga kalapatids ay pinoproblema din po namin ang mga pusa kung papaano po namin sila mapapalayo sa aming lo. Alam niyo mga kalapatids, ang ganyang sitwasyon ay isang seryosong problema po na nangangailangan ng agarang pagtugon. Mahalaga pong tandaan na ang pagpatay po sa pusa ay hindi po solusyon at hindi ito etikal. Ang pusa mga kalapatids ay maaaring nagpapakita po ng natural na pag-uugali ng pangangaso. Ngunit mga kalapatids, mahalaga po na maunawaan ang mga dahilan at maghanap po ng mga solusyon na hindi nakakasama sa mga hayop na nakakaperwisyo. Marami po kasing ugat ng problema at kadahilanan kung bakit po nila nagagawa ang mga bagay na yan. Una po, pagkagutom. Ang pusa po ay maaaring nagugutom at naghahanap ng pagkain. Kaya nila nagagawang kumain ng kalapati. Alam nyo na ha mga kalapatids, tao lang naman po ang inaasahan ng mga pusa para sila po ay makakain ng maayos at malinis na pagkain. Wala naman po kasi silang ibang maaasahan kundi tayong mga tao lang. Pangalawa po, kakulangan sa pagsasanay. Ang pusa po kasi ay maaaring hindi po sanay na manatili sa loob ng bahay ng mga nangangalaga sa kanila. Kaya kung hindi po ito sanay at napapabayaan lang sa labas ng bahay, maaaring mangyari po na lumabas ito at maghanap ng pagkain. Kung ang mga nag-aalaga po ng pusa ay responsable, medyo mababawasan po ang ganito nating problema. Pangatlo po, instinct. Ang pusa po ay isang carnivore at may natural na pag-uugali ng pangangaso. Maaring hindi po nila alam na ang mga kalapati na kanilang hinuhuli, pinaglalaruan, pinapatay at kinakain ay ating mga alagang hayop. Narito po ang ilang mga hakbang na maaari nating gawin para po maiwasan ang pagkain ng mga pusa sa ating mga kalapati. Una po, pag-iingat. Siguraduhin po na ang mga kalapati ay nasa ligtas na lugar kung saan ay hindi po maaabot ng mga pusa ang kulungan ng ating mga alagang kalapati. Pangalawa po, pagkain. Siguraduhin po na ang mga pusa na nasa paligid na iyong loft ay nakakakuha ng sapat na pagkain at tubig upang maiwasan po na pag-initan ng mga pusa ang ating mga alagang kalapati. Kasi mga kalapatids, kung ano man ang nagagawa ng mga pusa na hindi maganda sa kanilang paligid at sa kanilang kapwa hayop, ay tiyak po na siguradong hindi nila alam na mali yun, na nakakapervisyo at na nakakapanakit na po sila sa kanilang ginagawa po. Kaya subukan po natin nasanayin ang mga pusa na nasa paligid po ng ating loft na bigyan natin sila ng makakain habang nakikita nila na pinapakain po natin ang ating mga alagang kalapati. Nang sa ganun mga kalapati, papamilyar sila sa mga kalapati. Pangatlo, iligaw. Kung ginawa mo na po ang lahat ng paraan subalit ganun pa rin, narito po ang pinakamainam na solusyon. I-trap mo po ang pusa at iligaw sa malayong lugar yung sa tingin mong hindi niya na kayang makabalik sa ating lo. Sa ganyang paraan, siguro po ay makakaiwas na ang ating mga kalapati, nakaiwas ka pa sa pananakit ng pusa. Kasi ang pagpatay sa pusa po ay hindi solusyon sa problema. Ang pusa po ay isang nabubuhay na nilalang na may karapatang mabuhay sa mundong ating ginagalawan. Ang pagpatay po sa kanila ay isang malupit na gawain at hindi makakatulong sa paglutas ng problema. Mahalagang tandaan po na ang pag-aalaga ng mga hayop ay isang malaking responsibilidad po. Kailangan nating gawin ang lahat ng ating makakaya upang maprotektahan po ang ating mga alagang hayop at maiwasan na rin po ang anumang uri ng karahasan. Ang pag-unawa po sa mga pangunahing dahilan ng pag-uugali ng pusa at ang paghahanap po ng mga solusyon na hindi po nakakasama sa kanila ay ang pinakamahusay po na paraan upang malutas ang problemang ito. So ayan po ay ang aming opinion lamang mga kalapatids. Pusang gala naman o, pati ba naman pusa, dinagdag nyo pa sa iisipin ko mga kalapatids. Joke lang po. So maraming salamat po sa iyong katanungan kalapatids. Kelly Beringel Andres, sana po ay makatulong ang opinion kong ito sa lahat ng ating mga kalapatids. O, mabilis ang shoutout muna mga kalapatids dahil tambak na naman po tayo ng ating mga pasigaw.
Una, mga kalipatids, shoutout po kay aming Ben Mansueto, support po natin si ABM Law. Kay Yobso Campo of Das Marinas Cavite, kay John Bernard Apresyo, kay Jobert Castillo Orizal, sa Team Bars from Lods Oya o Team Barse from Lods Oya, kay Johnski o Johnski Love, kay Andrew Tumamang of Victoria Tarlac at kay James Senosin. So dito ko muna po tatapusin ang ating vlog. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa amin. Please follow yung page ko, mga kalibatids, at pakishare na rin po ang aming video. So hanggang dito na muna. Marami pong salamat. Paalam!